West. And now, the glue will be locked in para sa side ng Omega dahil wala na rin namang Faramis at Vexana sa laro na to. Yes, at walang-wala rin namang masyadong crowd control na kinakailangang isipin. Apart from the, of course, Divine Judgment as well as the Detonas Welcome na nasa kamay ngayon ng side ng Echo. Dahil nga naman ang pinili nilang gamitin ngayon na XP laner ay isang Benedetta na siguro or likely magdadamage build. Gawin dito at agree ako sa iyo. Yung early game nila, malalaman mong bitin. Pero pag late game, ang kunat nitong lineup sobra. Na to. Sobrang kunat. Mayroon ka pang shield on the Angela. So kailangan din maging mag-worry dito ng Echo just in case mangyari yon. Meanwhile, may nangyari na atang pokes from both of the squad. Pumalo si JP, nag-iintay ng Divine Judgment. Luis, mag-out na lang muna. Turtle take, inaabangan na. Shall Echo for the vision. Wala pang 4 si Mark, kaka-4 lang din. Pero binaba natin Sanford. Ayan na yung ultimate is Sanford. May nakalagay na MPL. Ayan na yung agad ni Saida. Yum, yum, yum. Saida will slay the turtle. Puppets on a string. Wala na magagawin pang Omega. Doon nga natin nakita na bitin yung damage output. Doon nakalamang ang Echo. First turtle secure. Ito, and hindi masyadong naging favorable yung naging objective take na yun for them. Lalo pat wala naman doon sa kanila si West. Nasa baba lang mag-isa. So ngayon nakikita natin na Echo, medyo nakakapitalize nila yung ganitong klase ng sitwasyon at mukhang sunod-sunod lang yung mga hinahanap at gusto nilang gawin starting this point. No, apat na tao ang pinadala ng Echo doon sa mataas. Louis, nakita kanila! Napakabilis, nakita mo. Kaka-astral Echo lang. Meron na kagad Divine Judgment. Pero maganda din yung hard guard na meron na ginawa this time ang Omega para sa counter ko. Yung kunat nila ang namayagpak sa laban na dito sa bandang top lane. At yung kunat talaga ni Matay nandun na umaharap. Precious Mace talaga of the season. Tignan natin, napakakunat. Hindi na tama dito yung Star Shatter. At apat pa rin sa side ng Omega ang buhay. Sanford? Nandito pa rin Sanford. Binabanatan si Matt. Oh, Matt is going down. Sanford with the slashes. Sanford, mahila dito. Ang kunat nga naman ni Benwis. Star Shatter sa bandang harap. Pero hindi na yung dami shotgun. At kung naririnig mo mga drums, yun ang inay ng barangay. Ang bagal ng nangyaring laban na yun, pero walang dahil doon nanalo ang Omega. Basta, yun na yun. Tinatry naman talaga nila as much as possible sagutin. Pero yun nga, siguro na-compromise na rin natin yung ine-expect natin na damage output na nagmumula dito sa mga players na to ngayon. So, in terms of kills, hindi pa tayo nakakita ng sobrang pakikipagsabayan dito ng Echo. Yung pagiging Echo Express nila ay medyo nalilimitahan dahil kinakailangan nilang sagutin yung overwhelming talaga na sustain na hawak-hawak ngayon ng Smart Omega na siya namang sobrang kinakapitalize nila at tinatapangan na nila ng sobra yung sitwasyon dahil nga ganito yung nangyayari. At ang laki nga rin ng mga item adjustments na nakikita natin mula sa Echo. Maagang DHS na nagmumula din kay Outplayed para mabawasan ang ating mga tanks na nagmumula sa Omega. Still, Louis having a great game in this game number 1. 3-0-2 already in this Omega lineup. This is super great for Omega. Kanina sinasabi natin baka ultra late game pa yung kunat. Pero na-achieve nila agad yung late game kunat na gusto nila, na paaga yung kunat. Kumbaga, kailangan ano ba to? Sobrang kunat. Kailangan pampakuluan to ng sobrang tagal para lumambot. Here comes Matt. Mukhang umaamba lamang ng Heart Guard. At sinimulan na nga nila ang Lord. Naka-damage build. Ruby pala to. Pero tatama na nga rin ang Astral Echo. Marked half HP. Pati na rin ang Lord. May kasama pang knock-up yan. Pero ito na yung Petri! Divine Judgment combo. Pero buhay na naman si Luis. Pero ayun, si Sanford may na-combo ng kanyang final blow. Pero bitin! Bitin pa rin! Ang dami! West! Kumagat! Saida! Si West ang tatamaan sa loob ng Summon Force. At yun na! Pero nawala na rin si West. Gandang burst na meron sa Saida Echo. Pero sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi si Sanford. Si Mark na may iwan dito. Sinampo ngayon si JP. Si JP mo wala na. Dalawa na lang natira sa Echo. Bumaba na talaga si Luis. Binaba natin si Outplayed. Maka-outplay ba si Outplayed? Hindi na kaya pa! Monster kill mula kay Luis. Nakuha man ng Echo ang Lord. Apat na kills naman ang nireply ng Omega at mukhang gusto pa nilang i-wipe out Sanji. Saan ka lilipad? Saan ka v-flicker? Ligtas naman ata, may kasama pang emote. Talagang gusto talaga nila na panindigan yung kunat na meron sila. Nang ibabaw naman siya in a sense kasi hindi nakababad o nababaran ng Omega yung nangyaring team fight kanina. So, nakuha man ng Echo, etong Lord na ito, hindi rin nila hinayaan na
sobrang yun lang ang masisecure o talagang makakakuha ng advantage ang Echo with that objective na nasecure nila. So right now, although na-takedown na nga nila halos yung Lord eh. So nakuha pa nila talaga, nabawian halos yung mga members dito despite West being the first to fall dahil sobrang kunat talaga dito ng mga players ng Omega. Yeah. That's true. Tsaka naka-damage build din pala to, dito si Lewis, no? Follow up after nung Detona's welcome, enough to take him down actually, pero hindi yata naging successful yung attempt doon, nakuhain si Lewis. Oo, hindi. Naka-out si Lewis. Either nag-report si Lewis dito na no-flick si JP. Oo. Hindi ko alam kung nakita niya though, pero for sure, kasi pro player yan eh. Malamang hindi niya nakita. Oo, nakita niya yan. At napaka-importante ng flicker na yan for JP. Someone na kailangan mahuli si West. Kaya na nga, gumugulong na si Matt, the freshest face, looking for Zyda, binunggoong dinosaur. Nilaban nila to, conceal, Zyda, pulado ka agad, Zyda, mabubuhay pa. Okay, may immortality. Petri! Pero Petri, may combo mula kay Sanford. Pero napakasakit pa na yung damage shot ni West habang makakuha ng shutdown si Zyda doon. Pero ngayon, double kill para kay West pa din. West, nababanat sa Lord ng onte. Bumupesto lang si West. Umawashing-washing si Outplayed. Pulado si Rael, pulado din si Mark. This is a 4-on-3 situation. 2-for-1 na naging trade natin doon pero walang jungler ang Echo. Kaya naman hindi nila itutuloy ang Lord na to. Napakahirap sagutin ng isang Harith na merong sinamahang heart guard na talagang nagagawang i-timing ni Rael mula naman kanina ng sobrang ganda. And to think na talagang limitadong-limitado lang dito yung mga pwede talagang gamitin na pang-hold down or pang-lockdown dito sa napakalikot na Harith ng side ng Echo. Nakikita na natin kung paano nagiging problema ito for them kapag sila ay naharapan na, kapag sila ay nahanap na. Kasi kapag may access na itong si West na mga free hit, so goes for sina Mark na nakakahanap na ng pwedeng shampuhan. So goes for the rest of the members. Pero Lord! Naka-ready pa rin yung hard guard dito at sinong iba, wala nang iba mga kalasid pa kundi si West. Yun nga lang naging sacrificial si Mark. And that is, I will take that as a win para sa side ng barangay. That is a Lord for a life, Omega. Magagamit pa rin nila ang kanilang Luminous Lord, though medyo mahihirapan sila dahil mababawasan ang isa na humaharap para sa kanila. Paano ba dedepensa ang Echo dito? Napakahirap nga naman ito considering na kailangan yatang humarap talaga yung mga players nila. Magbigay ng space. Yung pinaka pwede mong asahan lang talaga dito is of course makapitalize yung pagiging damage build ng Ruby to actually aid in yung pag-clear dito ng this point. Pero titignan natin kung paano yung mangyayari dahil so far iba ang nagiging pwestuhan pa ngayon o hinahanapan na lugar ng mga members o nila JP. Lord Dance na naman ata ang call for this Evolved Lord. Mark nasa harapan at nangalahati ang buhay ng parang ganun lang. At nakatinas shield ay napap na rin. Mukhang matutulak siya pabalik pero nice dash. Kalahati na ang HP ng Lord. Sanjay hindi pa rin nakikita. Pero sino nga ba makakakuha nito? Si Zyda ay humaharap na at nazo-zone out ata si Sir Matt. Mapapagaling na naman ang sayaw sa Lord. Pwede sila mag-poke dito kung ikaw ang Echo pero kasi nakadisiplinado si Rael. Si Rael ang inaabangan nila dito to really bait the hard guard. At nag-reset muna yung Lord. Kailangan yata hanapin talaga muna, mahanap nila Sanji, makakuha ng information, nasan nga ba yung mga huhulihin natin kasi hindi na nagpapakita sina JP at sina Outplayed. Literal na hinihintay o nag-aabang na lang ayun. Sila. Ayun, meron sila makakuhang impormasyon. Pero yung talagang pag-engage o yung pag-initiate ay literal na nararamdaman natin kung gaano ka-importante itong susunod nilang move. Conceal play! Conceal, laban daw, led by the precious face. Inside na ngayon ay namumula. At ayun yung summon force. Mark humaharap dito, popping the split. At nasa bandang likod wow! Si Sanji. Pero maganda pa rin yung pagkatabi-tabi ng side ng Omega. Dalawa namumula. Lima na silang nandito. At buhay pa rin ang lima. Makakapitas daw si Sanji. Mukhang ito tuloy pa to ng side ng Echo. Here comes Sanford! At nandun si Sanford. Napamanatan niya si Luis. Immortality. Nag-cooldown na naman yung summon force. Wala doon si Jimmy na magbabak. Si Sanford na may iiwan. Matt! Sanford makakapitas! Oh! Pa ba? Nagkakabilihan na ng mga immortality. Pero Sanford will fall down. Si Sanji ang matitira. 100 na Sansan. Sanji? Wala nang mana si Sanji ito. Okay. Actual Echo. Kalahati. 1-6. West. Half HP, sumaman force na rin dito. Pero mukhang itutuloy lang nila ang Lord. Nandito. It's a 2-for-2, 2v2 dito sa loob ng Lord Pit. At kaso nandito na yung Retry Holder. Nandito na si Matt to save the day. The precious face. The newest precious face of Omega this season. Matt will secure the Lord. Kamunti ka na kasi may vision naman na po provide si JP. Kahit pa
paano yung gusto na lang sanang kapitan yata ng Echo doon was an attempt to actually steal the Lord using the Star Shatter nga na meron dito si Sanji. Pero unfortunately, todo pigil talaga ang Omega na mangyari yun. Todo secure na sila. Nandoon na nga si Matt. So, all the more reason for them lang talaga to actually take that Lord na ngayon ay mukhang super imamaximize na yata nila coming into this game dahil 22 minutes at isang inhibitor turret na nga ang kanyang sasalubungin na may kasama pang hampas. Pati si Outplayed ay nag-see Halberd na rin. Umay na sa sustain pero sa Omega, nasa kanila ang bola ngayon. Pwede sila mag-push, pwede sila makakuha pero si Sanford, oh. Risky play ka muna doon! So kumbod si Sanford dito with the final blow pero makakapag-out naman siya kagad. Dami niyang dash. Tingnan natin nandito si Matt. Gumugulong na naman. Minsan sa buhay, kailangan mo lang maging precious face. At doon nga nila na-secure yung Lord. Dahil kay Matt, tignan natin. Pulado ngayon si Mark. Binaban natin ang true damage pero may mga split-split. JP, holding on to the Divine Judgment. Makakapag-depensa ang mga Orca. Imaginein mo, evolved Lord na. Pero isang inhibitor turret lang ang nabigay ng Echo. Napakaganda talaga ng defense ang ginagawa ng Echo magmula pa kanina. Ang parang pinakamalaking parang dagok-dagok parte lang na kung papaano nang... Walang Angela pero laban mo to. Precious Face. Baba natin Sunboard. Sunboard dash out. Meron siya immortality. Nagugo pa rin si Matt with the poisons. Nandito si Mark. Walang gagawing habol ang side ng Omega. With that, nag-shift yung lead ng Gold sa side ng Echo. Kamunti kang mabagyo ang barangay dun. Yon ang tinatawag nating killer instinct ng mga Orcas. They hunt as one. At nahanap nila doon si Ryle doon sa taas at kamunti ka nang mag-war flashbacks doon sa mga kakaibang plays na nanggagaling sa Echo. At tagal wala si Ryle ha? 30 seconds wala si Ryle. Naka-timer ang Echo dito. Okay, kanina pa natin sinasabi na parang ang hirap makahanap ng opening for Echo pero natuto lang sila doon sa mga paulit-ulit na nangyayari na hindi talaga sila nakakuha ng advantage! Okay, Divine Judgment! This time walang Artgun kaya papanatan nila to! Hindi tumama yung Star Shatter ng Split pero nasa bandang harap si West kung nasa Man Force! Synchro Vision! Pero mas masakit yung damage output mayroon si Outplayed dahil sa kanya naman ay Phantom Step! Si Sanji ngayon nasa bandang harap pumabanat na si Outplayed dumatang dance moves, wala siyang boots, okay lang daw, sakit ang Synchro Vision, na wala si Outplayed, ang ganda ng Outplay ni West kay Outplayed, at buhay na si Ryle, tapang si Sanji, papanat si Sanji. Na lang, pero mage kasi yan, and sabi the ball? Ni Jackie, tapusin na natin and to, the ball? And the ball is real, and the ball, hunt the swan, hunt the beast, Echo will take the game. Yan talaga ang objective kapag Echo ang naglalaro. Ano nga naman ba ang kailangan gawin para manalo? E di pasagin yung base. Yun nga naman yung point pala ng lahat ng to. Yun nga naman yung essence nung laro. And parang ibabalik lang natin ang ibabalik dun sa isang patch nung nakaraan na nagsabi, okay, gusto natin. Classic Sanford na yung nakita natin. Yung rookie Sanford Bene. Tapos yung M4 Sanford na Yuzong. M4 Sanford Yuzong. Meron pa nga rin siyang lapo eh. Actually, dami niyang hero. Pero ito yung mga classic talaga. Pag inisip mo, pag sinabi mo Sanford, Yuzong ngayon. Yuzong lapo, ngayon. Bene. Oh. Parang pareha sila ni Edward eh kapag ganun yung tinitignan natin. But with this Angela pickup on this Yuzong, merong nauusong ngayon na build ka. Hindi yun na, hindi yun yung binabanggit ko. Hindi pwedeng banggitin yung trend na yun. Huwag niyong i-comment yun. Yung sunod ay yung Yuzong na may assassin emblem. Usong build ba ngayon yun? Oo. Assassin type na Yuzong. Yung assassin type na Yuzong. Pero pa nakikita, ano, ibang version din ng Heart Guard Dragon combo to ha, kapag gano'n na. Kasi sila naman din ang nag-pick up nung Angela. Classic Echo to. Ito yung Baksha Yuzong combo nila lagi eh. Naparehas mabilis tapos hayaan lang nila mag-farm yung gold lane eh. Kumbaga parang yung isa on the road. Yung isa sky. Sky high. Sky. Tapos ginawa niya yung BMI, lumapit talaga at sinacrifice pa yung Purify. Kailangan daw niya makuha yung canon, man. Importante ang gold para dito sa early game ng isang Claude. Kaya naman mukhang bababa na ang parehas na kupunan. Papunta dito sa isa! Yun na nga yung combo, yung dragon naging taga! Dragon na naging taga, Matt! With the decimation, pero hindi naging enough yung damage. At ayan na, itutuloy na nila with the turtle take. Mukhang lalaban pa ba ang Echo dito? Hindi sila na satisfied doon sa Ruby Nana lang. May kasama pang Martis na parang ang hirap na ngang makatakas kapag kaganoon. Pero sinong makakakuha ng turtle? Walang iba
kundi ang precious face of Omega. Grabe, hinawi. Hinawi? Pinalayo ba naman? Yung, eto, ibang version na naman siya nung parang stun mo tapos ire-retry ko. Kasi medyo umaamba na talaga dun kanina itong si Zayda eh. Tsaka yung threat of a Black Dragon form na pwede sana manggaling kay Sanford, na-negate din. Kasi nga naman, nagawa agad ng Omega na tanggalin yung threat na yon by taking out Sanford prior to that turtle. Na last turtle na nga natin pala dito sa ating laban, pero hindi natin namamalayan na ang bilis lang ng mga pangyayari. So, nakalamang na nga doon ang Echo in terms of yung turtles na na-secure nila. Pero Wes! Patay ito! Blazing Duet! Hindi! Okay, nabuhay pa si Wes dito ngayon! Babawi ba ang side ng Omega Astral Echo nilabas? Zayda, medyo makunat, hihilain siya. Pero si Mark ay namumula. Mark, binabanatan ng mga poison. Nagtitik, pero mabubuhay. Si Mark, si Outplay din ay mabubuhay. May onting sustain sa side ng Omega. Oh! Kinulang lang ng range mula kay Sanji. Makakawala si Mark. Makakabasag ba ngayon ng Echo? Sanji, okay. Oh. Saktong-sakto ang pag-flicker ni West na buhay pa. Oo. Mula sa almost sure kill si Sanji pa ata ang masasaksak. Pero na-heal naman pala. Wala ult. Sayang si Mark kung may ult. Si Matt, kung may kaka-ult lang. But nice heal though also para sa side ng Echo. So halos wala lang din nangyari. Grabe yung depensa rin ng Omega eh. Parang hindi nila pinakawalan at binitawan itong tore na ito na kung kanina, no? Parang kung isipin in terms mo. Of, in terms of the objectives, ay alam din nila ang dapat nilang gawin. And kailangan maging worrisome na dito ng Echo in terms of the burst damage. Again, this is Tanana plus DHS na kasi si Wes eh. Oo. Ito yung mga pagka nakuha na nung carry. Palapit ka na ng palapit dun sa masakit na kalkal eh. Oh. Actually, at hindi pa nga ata natin nakikita yung sobrang pagkakagamit dito nung I'm offended at pati na rin yung mga follow-up damages na combo. Ooh. Dito ng side ng Omega, pero lahat sila na-reveal. Okay, revealed nga ngayon yung lima sa side ng Omega, kaya yung Dragonite nilabas na naman. Na-petrify ngayon si Wesa kapag phantom step out, flicker out. Matt? At ngayon si Matt ang maiiwan. Matt, hindi tumama dito yung Star Shatter, pero naman siya ng mga ultra slow. Matt? This time, nandito pa rin si Sanford, inabot siya ni si Zayda. Mawala, mabubuhay ba si Matt? Buhay si Matt! The precious base choke lang lang! Dahil may outplay blazing do it doon sa bandang baba. Mawawala si Sanford, masyadong napalalim, but Echo will take down 3. Napakagandang entrada para kay Outplayed at mukhang libre na rin ang Lord para sa Echo. Makita lang natin na magawa talaga nitong si Sanford na hanapin yung mga dapat hanapin, na bawasan ng sobra kanina doon etong si West at hindi na, niya nagawang pumorma ng sobra using the carry. So nagkaroon na ng kakulangan talaga in terms of isa kailangan ng dumipensa ng Omega is 7k gold lead. The biggest gold lead so far in this game number 2 ay hawak na ng Echo at naghahanap sila ng paraan para makakuha ng inhibitor turrets. Gagamitin na Lord na to. Gagamitin nila para makakuha nga ng mga push. Buong akala ko si Zayda yung sasaniba nun. Pero hindi. Hindi. Alam mo naman, may connection na ngayon si Sanford at saka si JP talaga eh. Oh. Diba? Sila na yung nag-iayakapan ngayon eh. May pagbanggit nga doon. Pero tama na naman. Ang dragon nasa loob na ng base ng Omega. Here we go. Pumasok yung dragon. Hindi na kailangan ng sanib. Dahil tore lang ang target ngayon ng side ng Echo. Mamanat pa pa sila dito sa right side ng base. Dahil buhay pa rin ang Lord. Outplayed. BMI lang. Practice lang. Pop and lock. Makakapag-clear, makakapag-pop and lock at isolation. Dalawang inhibitor turrets ang nakuha ng Echo and 8.5k gold lead sa kamay ng mga orgas. Gusto ko yung hindi na naman natin masyadong napansin na talagang namula na naman sa gilid. Etong si Sanji, bato ng bato ng kanyang star shot. Nasa Echo ang kalamangan at pwede nilang makuha ito ng libre. But if you're Omega, parang gugustuhin mo na atang ikontesto. Yung kaninang play, hindi ko alam kung mas magiging maganda yun kung hindi si Zayda ang kadilang nahanap and perhaps maybe JP or even Sanji. Grabe! Pero ngayon, napakaraming na-reveal! Blazing Duet! Kalahati kagad ang buhay dito ng carry. West, makapag-flicker out pero abulin siya dito ng malaking dragon. Ayun na! Dragon na walang tatong sisiu dahil ang dragon na yan ay naging taga. Pero ang may gamit ng dragon ay si Sanford. At pang 7 times ko nang sasabihin, iba talaga magnabariyo si Sanji. Talaga. At mukhang tatapusin ang ng Echo. Tingnan natin kaya mapadepensa ito ni Precious Face. Mr. Matt, ito na ang the ultimate defense ng barangay. The ultimate defense ng mga sisiu. Pero hindi na kaya ata talaga. Laban pa ba to? Hindi na. Echo will get the sweep.
Undefeated pa rin ang Echo as they end the week 1 of MPL with another 2-0. Grabe na ang galaw ng Echo Express. Ultimo nung game number 2, same as game number 1. Nakita lang ulit natin, Novariang nagta-tower lock. Piniling tapusin yung laban at nagka-access lang sila na paulit-ulit sa mga ganoong klaseng sitwasyon. Oh. Hindi ko alam kung magiging pang-walo na to after. Eh, no, umaamba na eh. Umaamba na itong isa to eh. Kung si Outplayed ay may pop-in lock, si Novaria Sanji ay may tower lock. So, ngayon makikita natin, no? So, ano yun? Bahad man, di? Parang may gusto ko sabihin eh. Wala. Iba talaga siya. Pang-ilan na yan? Pang-walo. Pang-walo. Iba talaga magbabarya. Talaga. Si Sanji, iba talaga. Ikaw, Major Dano, anong masasabi mo? Yeah, did you see that?